All right, joining us for our first hot copy, we have Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, good morning to you, sir. Good morning sa iyo, Karen, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. All right, let's first talk about the leakage coming from the executive session wherein an online news portal or an online portal revealed that you are one of, I believe, 9 senators who support the return of confidential funds to the office of the vice president and other civilian agencies. First of all, did you really say that in an executive session? Do you support the return of confidential funds to the office of the VP? First of all, I don't have to divulge to you whatever happens, whatever things that we have discussed during our executive session. But I maintain my position even without that executive session. Sa lahat ng interview ko, I maintain that as far as myself is concerned, regarding confidential funds, sa akin is wala akong pakialam sa Office of the Vice President kung tanggalan nila yan ng confidential fund, despite it being the second highest office of the land. Alam natin na mayroong confidential fund ang Office of the President, then why not give a confidential fund to the Office of the Vice President? So okay lang sa akin kung wala yung Vice President. What I was fighting for is sana hindi naman masiro yung confidential fund ng DepEd, dahil alam ko na itong confidential fund ng DepEd ay gagamitin ito ng DepEd doon sa pagmumonitor doon sa mga recruitment ng CPP, NPA, NDF sa hanay ng mga estudyante, dahil lalong-lalo na dyan sa senior high school. Dahil dyan nag-start ang recruitment ng kabataan para pumakyat sa bundok at maging rebelde. So ayaw na ayaw ko mangyari yan, kaya sinusuportahan ko yung efforts ng DepEd patungkol dyan. Alam natin na lahat ng barang, lahat ng mga eskwelahan sa Kanayunan ay hindi yan lahat mayroong sundalo o may pulis na nagmumonitor. Pero lahat ng eskwelahan sa Kanayunan ay mayroong teacher. At yung teacher ay magagamit natin yan sa pagmumonitor niya sa recruitment. So sino pa ang ahensya na dapat sumugpo ng recruitment ng mga kabataan para maging parte doon sa pakikibaka doon sa bundok, kundi yung DepEd mismo. So dapat suportahan natin ang DepEd. Kaya my position was very consistent since the beginning that sana huwag masiro yung confidential fund ng DepEd para may magamit sila pambili ng impormasyon, pagsuporta sa kanilang monitoring sa mga recruitment ng kabataan na magiging miyembro ng CPP-NPA-NDF at aakyat sa bundok. At sinong nagkukumahog ngayon at tatanggalin yun? Di ba? Right. Yung maapiktado, pag maapiktuhan dyan sa effort ng DepEd, sila ngayon ang umaayaw. No. Dahil sigurado, tatamaan yung CPP-NPA-NDF. Okay, Senator, you mentioned a few points there, so let's tackle them one by one. I'll take off from the DepEd. Trabaho ba ito ng DepEd? Ito po ang kauna-unang pagkakataon sa ating kasaysayan na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Sa totoo lang, nagkaroon na tayo ng ibang pangulo, ibang DepEd secretaries. Hindi naman po ito nagkaroon ng confidential funds para sa pakay na ito. Ito ba ang mandato ng DepEd? Mandato ng DepEd, yung prinsipyo, yung doktrina natin ng loco parentis, na sila ang second parent ng mga bata habang ito'y nasa eskwelahan. So mandato, klaro, mandato ko. Mandato ng parents na yung anak niya ay hindi dapat mapariwara. Being responsible parents, dapat responsible teacher din itong mga teacher na bantayan yung mga anak na hindi mapunta doon sa CPP-NPA-NDF at makipagpatayan doon sa gobyerno, doon sa bundok. Okay, but are you saying that the confidential funds, are you saying the confidential funds can be used to pay off? To pay off teachers? Makinig ka muna. Patapusin mo ako. Ngayon, sinabi mo kanina na walang mga, yung previous mga DepEd na hindi sila humingi ng confidential fund for this purpose, dahil ngayon lang tayo nagkakaroon ng DepEd na kagaya ni
Vice President Inday Sara na gusto talagang tapusin yung insurhensya ng ating bansa. Kahit patapos na, sinimulan ito ng kanyang ama. At ito ngayon, yung efforts ng NTF-ELCAC ay humina na talaga yung CBP-NPA-NDF. At gusto natin tapusin yung pagre-recruit nila sa eskwelahan. So sabi mo, hindi sila humingi noon. Kung hindi sila humingi noon, kasi wala silang pakialam sa problema, ay ngayon lang tayo nagkakaroon ng whole of government approach na kung saan hindi lang kami, kung nasa servisyo pa ko noon, hindi lang kami nasa armed forces, kami nasa PNP, ang pinabayaan makipaglaban dyan sa CPPNP-NDF, kundi whole of government approach ito ngayon. Lahat ng ahinsya ng gobyerno nagtutulungan, kaya humina yung problema sa insurgency ngayon. So ito nga, this is one way of supporting DepEd by giving them the confidential fund na magamit nila dyan sa pagmonitor sa recruitment ng mga kabataan dyan sa CPPNP-NDF. So yan ang nangyari ngayon. Very agresibo si Vice President na matapos. All right. So you will support that. Now, clearly, there are some sectors who don't believe that, even your colleagues in the lower house, to the point that they've removed. I was going to say, wait, let me finish, that they've removed the confidential funds in civilian agencies. So the OVP, the DepEd, the DA, and the DICT. Sa lahat ba ng ahensyang ito, ang nais nyo lang po ba ibalik ang confidential funds sa DepEd, pero dun po sa ibang mga ahensya, DICT, DA at OVP, okay lang kayong matanggal ito? Well, I submit to the position of the majority, no? Dahil hindi wala akong mag-design. Pero personally, ako, DICT, kailangan suportahan natin yan. Dahil ang labanan ngayon nandiyan sa cyber warfare. Alam ka naman, ilagay mo sa line item doon sa GAA na itong pera na para sa DICT, ipambili ito ng ganitong klaseng, may specifics pa kung anong klaseng gadget para panglaban sa ating anti-cybercrime efforts. Eh, hindi yan pwedeng gawin. Kasi otherwise, you are telegraphing your punches at national security pinag-usapan dito. So, marapat lang dapat na supportahan natin ang DICT through confidential funds para makabili sila ng kailangan nilang gamit. All right. Okay. You have some lawmakers, but let's not go into detail. Some lawmakers have said that the DICT can put this under an item without detailing, but an item that it's to fight cyber attacks. But moving on from that, what about the office of the OVP? There's also a constitutional, a legal debate on the transfer of the contingent funds to the office of the OVP, considering while there was an item, it had zero budget in 2022. So dinidebate yun kung legal ba yun. Ang tanong ko sa inyo, dapat ba boboto ba kayo na bigyan ng confidential funds ang OVP? Eh, kung magkakaroon ng butuhan, eh boboto ako. Na suportahan natin dahil meron ang confidential funds ang Office of the President, di ba? Pero hindi naman ganun kalaki para naman magamit yung ibang portion of that doon sa mga, as I've said, yung mga uniform agencies na mas nangangailangan talaga. Pero hindi naman dapat natin isiro. Eh, kung isiro na naman natin yan, eh, ginawa niyong inutil. O sino makikinabang kung magiging inutil itong mga Office of the Vice President, President, Office of the President, magiging inutil? Sino makikinabang? Hindi, yung enemies of the state. Okay. Now, Senator, where do you believe can confidential funds be spent? Let's iron this out because I read the Commission on Audit Memorandum and it seems quite clear where the COA states kung saan pwede gastusin ang confidential funds. So sa Office of the Vice President, saan po ba ang paniniwala ninyo na pwede niya ito gastusin? Napakarami, Karin. If you are the Vice President, lahat ng ahensya ng gobyerno, pwede mong suportahan, pwede mong kukunan ng impormasyon. Pero may limitasyon po kasi yung paggamit, di ba? Buying information nga. Okay. Limit to buying information. So, yun. Buying information. Okay. So, you support the buying... Do you think the information is that cheap? No, it does not come cheap. I've been in the intelligence community for a very long time. Alam ko yan. Napakahirap
Wala maganda impormasyon. All right. So ang tanong ko sa inyo, I agree with you that it does state that you can use confidential funds to buy information to house witnesses, right? In special safe homes to protect them. May listahan po yun eh. The office of the vice president in the, I believe this was a Senate hearing, they reported kung saan nila ginastos ang confidential funds nila. I'll enumerate what was said in the Senate. Libreng sakay program, entre program, peace building in communities, distribution of school supplies, feeding program, pansarap program, disaster operations. Ang tanong lang naman kasi, sir, there is nothing wrong with these programs. Pero dapat po ba confidential fund yon? Or dapat ba naka-program fund yon? Itong mga binanggit ng OVP, pang-confidential funds po ba ito, sir? Alam mo, Karen, sabi ko nga, sabi ko, yung confidential, kaya nga, confidential. Kaya, but why do you have to put in confidential funds sa feeding program? A libreng well, sakay program? If you think that is a violation of law, then... What do you think, Senator? Because you're the lawmaker. I am supporting the confidential fund of the Office of the Vice President kung yan ay pagbigyan para pambili ng impormasyon. Only? Para only? Pagkatulong. Only? Not only. Kung lahat ng mga activities na under that certain memorandum between COA and DBM and what other government agencies, kung nandoon pasok lahat ng activities na yan, then supportahan natin. Okay. I am not supporting those activities that are beyond, that are not stipulated under that guidelines. All right. Okay. Now, at least that's clear. Now, let's move on. Senator Sunny Angara said it doesn't necessarily mean na susundan ng Senado ang pagtanggal ng mababang kapulungan sa confidential funds ng civilian agencies. Do you agree with that? Because Senator Chis Escudero yesterday said it, this isn't the exact words, but there's a possibility that the Senate will not change what the House actually already passed. Anong palagay po ninyo, Senator? Alam mo, Karen, we are an independent House. Wala kami pakialam kung anong gagawin nila doon sa kanila. And wala rin sila pakialam kung anong gagawin dito sa amin. Namin dito sa amin, di ba? It doesn't mean na magsusunod-sunuran lang kami doon sa House. Kung anong gusto ng House, ididiktahan kami. Kung anong gustong namin gawin, susunod na lang kami. We are composed of 24 independent republics. And we operate as an separate and independent House. Hindi po kami pwede magsusunod-sunuran na lang. Meron kami sariling desisyon dito. Otherwise, kung hindi kami mag-decide for ourselves, sa lang House, diretso namin ipasa doon sa Malacañang without us deliberating on the budget. So, hayaan mo naman kami. Please give us the dignity to do our mandate. Uh-oh. Anong gagawin natin? Oo. So, Senator, sa totoo lang, pagdating sa BICAM, posible pa na mapondohan ang civilian agencies from the OVP, DepEd, DA, and DICT. It's possible. Lahat ng possibility ay andyan hanggat hindi pa ito na permado na ipasa sa Malacañang. Hanggat andito pa sa Kongreso yan. And Senate is part of the Congress. So hanggat andito pa yan, yung deliberation hindi pa tapos. Okay. Marami now, Senator, you were in an executive session and the discussion in the executive session was leaked. Sinabi nga ni Senator Jinggoy Estrada, sa 10 taon niyang senador, ngayon lang daw ito nangyari. And medyo nabanggit pa talaga detalyado ang mga pangalan. Do you have a suspicion? Because sino ba naman laman ng executive session? Kayo-kayo lang rin yun. So manggagaling lang yun doon sa nasa loob sa kwarto, Senator. Well, after the privilege speech, if you were monitoring, after the privilege speech of Senator Jinggoy, I followed it up. I manifested ano yung sa loobin ko. And in fact, I moved doon sa plenary for the conduct of an investigation by the
Senate Committee on Ethics by Senator Nancy Binay, and it was approved on the floor by the presiding officer, the Senate President. So we will just wait kung ano magiging resulta sa magiging investigation na gagawin ng Committee on Ethics. Dahil alam mo, Karen, this is not a laughing matter. This is not a laughing matter. It is stated in the rules of the Senate that hindi ka talaga pwedeng mag-divulge ng information na tinakil during executive session. And the punishment of which is expulsion. Pwede siya ma-expelled from the Senate kung siya ay senador. So, kailangan talagang hindi mapwede yung simpleng rules of the Senate, hindi natin masunod. Kailangan sundin natin to them. Otherwise, we will be the branding is a very ma-confirm natin yung branding no lawmaker, lawbreaker. Hindi hindi po kami ganyan. So, kailangan sundin natin yung rules. Okay, I'm curious. I know that the Senate President has supported an investigation, and lumabas ito sa politico.com, no? Does that mean that you'll be calling them to the Senate? Yes, precisely. If the investigation will push through, yung nagpalabas ng information na yan, kung sino yung media outlet na yan, then they have to be called. They have to be presented in the hearing to be asked. Yeah. Kung sino nag-leak sa kanila. But otherwise, then, inutil yung efforts ng Committee on Ethics. Okay, but are you expecting the writers, the journalists from Politico.com to actually admit and reveal their source? I mean, most likely, they will not reveal their sources. Yes, we have a law na nagsasabi that hindi mo pwedeng i-compel yung media divulge the source of their news. But there is an exemption in that particular law, except when it is being required during a congressional hearing, congressional investigation, and it be, and the committee determines that it is required for national security. Okay, so, but is that does that cover national security, frankly? Yes, that's national budget at confidential funds ang pinag-uusapan. So that's national security. All right. Okay. Now let's move on to another issue, which is the arrest of the leader of the Socorro Group. What are your thoughts on that? Well, I'm happy. I am happy that I'm satisfied that our efforts in investigating that the activities of that cult was nagbunga. The investigation was fruitful at it resulted to the arrest of the suspects. Okay. So, yeah. Oh, Senator, I wanted to ask you, but aren't government agencies to a degree, aren't they accountable for the growth of this cult? I mean, you talk about the mayor's office, the LGUs, even the PNP, the DepEd, kumbaga, as a whole, I'm not pinpointing to one person. Kasi ang tagal na po ng grupong ito. They've been conducting child marriages, which is illegal. Pero nahayaan po ito sa napakatagal na panahon. So ito, I'm curious, it's not to point any fingers, but when you were PNP chief, did you hear about this group? Did you know about them? I heard about cults existing in Surigao del Norte, but in particular, yung SBSI, hindi po yan pumasok sa radar ko. Alam ko lang meron, meron existence, but yung violations of law na ginagawa nila ay hindi ko nakarating sa ating opisina. Otherwise, nag-conduct na tayo ng investigation noon. Mind you, Karen, nang nagsimula itong kulto, February of 2019, nung ininganyo silang umakyat doon sa kapehan, at yun, nagiging kulto na yung kanilang people's organization. Oo. So, dapat i-investigahan yan. Lahat ng government agencies involved ay dapat magtulong-tulungan para matapos yung problema na nangyayari dyan. Okay. All right. My last question, I'm gonna move back to politics. You're a known supporter of course, the former President Duterte and his daughter, Vice President Duterte. What you're seeing in the lower house right now,
Are you seeing now it's a preview of 2028? Is this a preview of the presidential elections for you? This is a Romualdez camp, Duterte camp. Yun bang nakikita niyo rin, Senator? Well, I hate to comment on politics happening in the other house, no? I respect parliamentary courtesy. Mm-hmm. So whatever happens there, that's their affair. That's their internal affairs. Then they have to resolve all their whatever issues haunting them. In the same manner, in the same breath, kami rin dito sa Senado, hindi rin sila pwede makialam kung anong ginagawa namin dito. So, hindi lang muna ako magkomenta, Karen, dahil nga politics yan, politics. Mm. All right. Okay. On that note, I want to thank you so much for joining me today, Senator Ronald Bato de la Rosa. Thank you, sir, as always. Maraming salamat, Karen. Thank you. Thank you very much.